Natanggap ko yun sa akin in less than 3 weeks. What's up guys? Welcome back to my channel. For this video, pag-uusapan natin yung pag-a-apply ko at pagkuha nung tinatawag nilang DOLE, ACAP Cash Assistance for the OFW. This video is mainly to help and to share my ideas para dun sa mga OFW na hindi pa rin nakaka-uwi ng Pilipinas, lalo na dun sa mga kasama ko sa barko na until now, nandun pa rin sa Manila Bay and pa-uwi pa lang. For the information nga pala nung sa mga hindi pa nakakapag-apply, ano nga ba yung DOLE ACAP Cash Assistance? So ito yung binibigay ng gobyerno na one-time cash assistance worth $200 or 10,000 pesos para dun sa mga OFW na naapektuhan nitong COVID-19 na nawala ng trabaho gaya ko. So yun na nga guys, last April 13, 2020, nag-start na nga yung application nito online. Ito yung website na pupuntahan nyo para mag-apply kayo nito. Sino-sino nga ba mga qualified na kumuha at mag-apply nitong DOLE Cash Assistance? Nakakategorize sila into 3. So number 1, yung tinatawag nilang regular or documented OFW. Ibig sabihin, lahat ng OFW na na-issuehan ng POEA ng kontrata nung nag-start yung COVID-19. At lahat ng mga OFW na pauwi ng Pilipinas na naapektuhan nito. Number 2, yung tinatawag nilang qualified and documented OFW. So ito yung kabaliktaran ng una. So ito yung mga OFW na hindi naman nakapag-rehistro sa POEA. Number 3, yung mga tinatawag nilang balik manggagawa. So ito yung mga OFW na hindi na nakauwi dahilan na rin sa mga restrictions ng bansa gaya ng Pilipinas. Punta na tayo dun sa mismong application. Pagpasok mo dun sa website, ito yung makikita mo. Ayan, so kailangan mo lang gumawa ng sarili mong account, nandiyan yung personal information. Kasama rin sa details na hihingi ng DOLE is kung saan mo gusto matanggap yung pera. Gaya ko, pinili ko yung bank account kasi meron akong BDO savings account. Pero pwede mo rin naman ito makuha through Palawan Express kasi ititext ka nila, then pwede mo na makuha yung pera na yon. Next, you need to upload your document. Kagaya ko guys, lahat ng documents na in-upload ko is through my phone lamang. Pero kung meron naman kayong laptop or computer, pwede nyo rin gamitin yon. Pero kung phone lang talaga ang available, pwede naman siya, basta malinaw. Number 1 you need to upload is your passport or travel document. So kailangan dito yung mismong bio page ng passport mo. Number 2 na i-upload mo is yung boarding pass or stamp from your passport na nakarating ka ng Pilipinas. Pwede yun. Next is yung tinatawag nilang proof of employment. So lahat ng katibayan, lahat ng katunayan na masasabi mong may work ka, gaya ng kontrata mo from POEA, mga certificate of employment, pwede mong i-upload dito. At kung meron kang OEC, pwede mo na rin i-upload dito. And number 4, yung tinatawag nilang PLE or proof of loss of employment. I believe makukuha to dun sa mga agency or dun sa mga office kung saan kayo nagtatrabaho. Katunayan lang siya na talagang apektado kayong nawalan ng trabaho nung nagkaroon ng COVID. 4 na documents lang yung pinasa ko noon, pero meron ka rin kasi makikitang dalawang points dyan. Ito yon. So para to dun sa mga qualified undocumented OFW. Ganun lang kadali guys, kapag lahat ng documents na in-upload mo is okay, isasubmit mo na yan and makakatanggap kayo ng email sa DOLE kung natanggap na nila yung mismong application nyo and for verification. Like me, natanggap ko yun sa akin in less than 3 weeks. Of course guys, lahat ng application is magkakaiba, so depende to sa lugar at dami ng mga nag-a-apply dun sa mga lugar na yon. And naswertihan lang talaga ako na nung time na nag-apply ako is bago pa lang, kaya siguro nag-grant siya ng mas maaga. April 17, 2020 nung nag-apply ako nito online. And then nakatanggap ako ng email from DOLE April 19 after 2 days na natanggap na nila yung mismong application ko and for verification. Normally ang sinasabi nila is mag-iintay ka ng 2 weeks para dun sa mismong pag-verify ng mga documents mo. And after 8 days, April 27, ayan, nakatanggap ako naman ng email sa kanila pero hindi pa ito yung sinasabi nila na approved na daw. So ang sinabi lang dito is send pa ako uli ng copy ng passport ko and ng mismong contract of employment dahil medyo malabo daw. So yun lang na may naging problema. And from there, nakita ko dun sa mismong application nila ng OWA app na process na nung mismong araw na yon nung pinasa ko yung mga documents ko. Isa sa mga importante para makita nyo yung mismong status ng application nyo is mag-download kayo nitong OWA app.
Kasi dyan, makikita nyo kung mismong verification ba, process, or release na mismo yung cash assistance. At kapag naman nakita nyo yung mismong release na ang mismong status ng application nyo, hindi pa to ibig sabihin na matatanggap nyo yung mismong pera. Kasi sa akin, May 1, nung nakita kong release na yung status niya, pero natanggap ko yung mismong pera May 4. After a week, May 4, natanggap ko na yung mismong pera. So, maghintay na lang kayo ng mga ilang araw kasi kung hindi naman banko yung pinili nyong mode of deposit, makakatanggap naman kayo sa text ng from Palawan Express. Ganun lang kabilis, guys. Kapag kumpleto naman lahat ng documents nyo na in-upload at kumpleto lahat ng details nyo, mag-iintay na lang kayo ng mga 3 to 4 weeks or gaya sa akin less than 3 weeks and matatanggap nyo na yung mismo pera. Salamat sa pagsama, guys, at sa panonood nitong video na to. Sana nakatulong ako kahit papano dun sa mga tao at mga OFW na kukuha pa lang at mag-a-apply nitong Dole Akap Cash Assistant. For more updates, guys, don't forget to subscribe to my channel, like, and share this video.